Sa Malolos, Bulacan naman, halos mag-agawa na po sa rasyong pagkain ng ilang evacuees. Hanggang ngayon kasi baha pa rin sa kanilang tahanan, kaya hindi pa rin sila makauwi. May ulat on the spot si Sherry Ann Torres. Yes, June. Ngayon, bumubuti na rin yung lagay ng panahon dito sa Malolos at iba pang bahagi ng Bulacan. Pero para sa mga ilan sa mga evacuees dito, hindi pa rin tapos yung kanilang kalbaryo. Tuwing may darating na rasyong pagkain, halos mag-agawa ng evacuees sa Malolos Central School. Simula nitong Martes, dito sila nanunuluyan dahil ang baha sa kanila umabot halos hanggang Bewang. Dito nagsisiksikan ang mga residente ng 5 barangay. Nasa mahigit 300 pamilya ang naririto. Karamihan, mga taga-barangay Santo Rosario. Ang hirap nga lang, sabi ng ilang mga evacuee rito. Hindi man kami panalista, ma'am. Subukan lang namin, ma'am. Hindi man makapasok ang trabaho namin. Ayaw na nga po kung papunta yung apo ko dahil matumbaka ay ka, matumbaka. Sayang naman po yun at wala kami kakayin at may tangali. Kaya nagtyaga po ako. Kagabi raw hanggang hita pa ang baha. Ngayong umaga hanggang tuhod na lang daw. Umaasa silang makakauwi na uli sa kanilang bahay. Pero sana... Pag alis po nila dito sa school, wala na po silang dapat na i-expect na magagaling sa ating pamahalang panlungsod. Pero na lang po yung mga ibang mga nanunungkulan po na nangako po sa kanila na magbibigay pa rin po ng tulong. June, kagabi magdamagan halos na nagsagawa ng pagbabalot ng mga relief goods sa mga kagawad dito o empleyado ng provincial capital ng Bulacan. Kaya hindi yung kanilang mga volunteers. Kailangan daw kasi nila itong madaliin dahil inaasahan nila na bababa o pagbaba ng tubig mula sa malalakas na o matataas na pwesto o lugar sa Central Luzon ay tataas muli yung tubig doon naman sa area ng Kalumpit at ng Hagonoy. June? Maraming salamat, Sherry Ann Torres.